Kaswabe, what we have here is the 2024 Land Rover Defender P525 V8. Pero nice ko munang magpasalamat sa Jaguar Land Rover Philippines, located dyan dito sa EDSA. And pag nag-visit ka, Kaswabe, lahat ng variant ng Defender, may kita natin. Discovery, Evoque, some Jaguar automobiles. Pag kinakailangan mo lahat ng information, Kaswabe, nandyan lang sa information box below. Anyway, this is a British and rugged off-roader. Meron tayong Defender 90, which is very small and compact. After that, this is the 110 mid-size off-roader. Meron pa palang 130. Same lang naman sila ng wheelbase na measurement. Pero doon, mas mahaba yung cargo space, mas maluwag pag nag-adventure kayo ng family. Meron pa yan iba-ibang trim level, P300 being a 4-cylinder, P400, 6-cylinder, mga mild hybrid. But this one is the most desirable, Kaswabe. P525, meaning to say 525 power source, having that 518 horsepower. So this is the most powerful of all. And syempre, kaakibat yan, most expensive. Nung nagkaroon ng prototype ng Defender for the all-new, tinesting muna nila ito. On real world, umabot sila ng 1.2 million kilometers. And sa lahat ng extreme weather and conditions, through freezing cold, boiling point, biro lang. Ganon katibay ang isang Defender. Rivals nito, nandyan ang Porsche Cayenne GTS, Aston Martin Dragon Ball DBX. Ayan, kung ano-ano pa kasi sinasabi ko eh. Yung itinatapat sa kanya is the Mercedes AMG G63. So, on this video, let's check everything. Kung ano ang mga performance dynamics nito. Because this one is very smart, clever, and advanced yung mga technology na interior, exterior details. Then after that, pakita ko sa inyo yung behind the wheel, kung ano ang naranasan natin through Defender experience last year nung isinelebrate ang 75th anniversary at nilagay namin ito sa extreme off-road track. Nagkaroon siya ng mga different driving capabilities. So what are we waiting for, Kaswabe? Let's begin. This is the Carpathian Edition. Sobrang bihira nito. It's super rare. Even pag nag-drive ako on-road, yung colorway na ganito, very unique. Pinaghalo-halong parang gunmetal gray, satin black, ultra high gloss black. Very upright yung bonnet niya, Kaswabe. It's like an English bulldog na napaka-square ng kanyang stance. Strong and powerful ng harap niya. I like the details dito. Meron kang very durable ABS material. Off-road details, yan yung unique feature ng isang Defender. Then going down, the Defender font here. Maraming gumagawa niyan, pero I think this is the most premium na may font kung anong klase ng variant ang nakikita mo sa isang automobile. Meron tayong extra platform sa ating front bumper. Ito, matte black finish siya. Pero pag nakita natin yung ibang Defender, walang ganito. Siguro ito pag nasa forest, pag meron kang mababangga, at least front fascia or front platform, mas protected siya. Pero ang panalo dito sa isang Defender, Kaswabe, ang ground clearance ay napakataas. Nasa 11.5 inch. Pag ikinumpara natin sa last review, meron tayong Hummer EV that's only 10.1. Sa wading depth, ito. Full of confidence ka and performer ka pag aatake sa mga batis or magko-crossover ka from point A to point B kasi 900 millimeters. Ito ang champion when it comes sa wading depth. May mga commercial talagang umaabot na rito yung tubig. Pero pag kinonvert natin sa inch yun, nasa 35.5 inch. Yung Hummer EV, that's only 31 inch, Kaswabe. Sa kanyang main beam headlight, you have the Halo LED DRL, signature touch, dalawang square dito na mga details, serves as the DRL, projector bulb na pinaka-main, pero pag nag-turn signal ka, yung dalawang square ang sasakupin niya. Napakaganda. Let's go dito sa kanyang side profile na very broad shoulders ang kanyang fender. This accommodates 22 inch compared sa iba na nasa 19 lang, 275, 45 the sidewall and R22. It's very massive, Kaswabe. Plus, naka Brembo 6 pistons brake calipers tayo. Wala man lang kayamang-yamang. One more thing, Kaswabe, very configurable ang ating Defender because this is the normal ride height.
Pwede mo pa yan mas i-lower ang kanyang suspension ng 40 millimeters. Ito yung normal height, pwede mo pa itong pataasin ng 75 plus millimeters. At ang pinaka-extreme, pwede mo pa siyang dagdagan again ng 70 millimeters. Meaning to say, you can raise this up to 145 millimeters. Napaka-dynamic ng ating suspension because meron siyang air lip suspension and dynamic active suspension. Kaya mas komportable yung ride natin. Talking about the chassis, this is 3 times steeper than the traditional body-on-frame. Kasi ang luma body-on-frame, this one is unibody. Very iconic na bends natin. All are functional. Diyan mo lang makikita yan. Upright square ang ating mirror. And iba-iba sila. Minsan may mga deployable na stepboard. But here, fixed lang siya. Pero it complements. Para sa akin, ang macho na tingnan eh. Hindi pwedeng makalimutan ang V8 badge dito. 80 million yan. Ito yung safari na window para syempre pag nasa jungle ka or forest, you can see everything. Yung mga giraffe sumilip, pwede mo silang pakainin. Yun yung sabi doon. So there's something behind this. So this is your extra wheel and tire exposed. Other variant, meron siya talagang cover. And the most aggressive thing when it comes nga pala sa ating V8, you have quad exhaust tips, dual on both sides, but others, I think single lang or dual, tag-isa. Siyempre, yung mga massive natin na tow hook para pag yung mga weakling na SUV, makakatulong ito pag nabalaho. Towing capability is umaabot ito ng 7,700 pounds. Very strong and very tough. Rear tail light na everything is square. Dalawang malaki, meron siyang anak-anakan. I thought before na kaya siya meron dito para pag binuksan yung ating tailgate ng pa-sideward, kala ko sasakupin niya yung pinaka-rear tail light. Yun pala ay hindi. Sidewards tayo because yung extra wheel, hindi naman pwedeng paangat dahil ang bigat niyan. When you open this, meron kang extra storage dito. Napaka-rugged ng construction natin. Meron kang pwede mga ilagay. Ito yung handle. Then this is a 5-seater. So meron tayong option na pwede maging 7-seater. Pero ang maganda rito, yun o, yung mga detalye na to. Same as kung ano yung nasa bonnet natin. Rubber floor matting para pag natapunan. Once na, hindi natin alam. Siguro may mga pet tayong pwedeng ilagay dito or any food and beverages. At least madali lang linisan. LED lights. Then you can fold everything para yung cargo space mas ma-maximize natin. Maximum cargo capacity natin 2,000 plus liters. Dito may mga switches tayo because pwede natin i-lift, pwede natin i-lower. It doesn't stop there, kaswabe, dahil meron pa tayong electronically deployable tow bar. Beneath the skin of this Defender is a supercharged V8 petrol engine. So this is a 5.0 displacement. Being P525 converts to 618 horsepower and 625 Nm of torque. So mated siya ng 8-speed automatic transmission. Of course, all-wheel drive, wheel-mounted ang kanyang mga paddle shifters. Sa kanyang top speed, of course, 240 kilometers per hour is good. It is an off-road SUV. Tapos ang 0 to 100 niya, pag gusto lang naman natin kunin ay umaabot ang 5.4. Well, ang fuel tank capacity naman ay nasa 90 liters. And syempre, ang consumption niya naman ay nasa 7 kilometers per liter. So I suggest ka swabe, pag mas mamamalagi ka sa on-road, you get the petrol version. Pag gusto mo naman laging nasa off-road and you need more torque, get the diesel version. Pero I think dito sa Jaguar Land Rover, mas marami ang mga petrol engine. Okay? So, parinig ko naman sa'yo, kaswabe, ang kanyang V8 exhaust. Introducing Ato Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight.
Within seconds, ang dalilang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. Kaswabe, we're here inside the Defender, pero unahin muna natin ang backseat. Kung ano yung nakalimutan ko, i-mention ko lang, like the cargo space behind ang ating second row, you get 1,075 liters of space behind first row to maximize everything, nasa 2,380 liters naman. So spacing is very nice. Ito ang aking driving position and walang sinasayang na space dito kasi very square ang cabin natin. Dito sa taas, meron tayong panoramic sunroof, of course, na ititilt to for a breathtaking adventure para mas pumasok ang mga fresh air. It's very comfortable, perforated ang seats with the leather. This is your armrest na napakalapad. So, 3 seating capacity because 2 plus 3. And after, this is your grab handle, LED na mga dome lights. Alam mo, napakalupit ng detalye dito. Yung grab handle, hindi lang basta ito yung traditional. Para siyang double padded na ipinatong itong detail na to. Na-mention ko lang naman. Cargo net for some stuffs and documents. Ang ating door panel or side shield. Ang kakaiba sa kanya, makikita mo yung mga exposed na silver screw at meron itong ambient lighting. Okay? Pagdating naman sa ating floor panel, I like the details. Yung mga rubber floor matting natin, napakakapit. Pasahero ko rito sa second row seating, very planted ang mangyayari sa'yo when it comes sa mga off-road terrains. USB Type A, wala lang Type C. Some indication na mga digital when it comes sa ating own climate control. Tapos kakaiba rin ang pagkakakonstruct ng ating mga air vents. So, that's it kaswabe. And lipat naman tayo sa driver cockpit. Alam mo, if you're driving this Defender, you are very planted and grounded. Aggressive yung mga side bolsters natin. Electronically assisted yung mga seats natin. Alam mo, ang dami mong pwedeng pagkapitan dito. Left side portion ng ating instrumentation, pwede kang kumapit. Meron kang grab handle. Sa side shield, meron. And even dito sa center console, na napakaraming storage space, pwede kang kumapit. Exposed pa rin yung mga screw. Pag dito naman sa passenger, eto, integrated sa dashboard yung pinaka-sports handle natin. Andun ang Defender, naka-debossed nga pala siya at napakaraming pwedeng ilagay na gamit dito at isabit. Yun ang specialty. Siyempre, alam naman natin, pag nagkaroon ka ng mga adventure, hindi natin makakaila na marami tayong tangay-tangay talaga. Sa rubber floor matting, napakaraming detalye. Configuration, when it comes sa ating panoramic sunroof, your rear mirror can be transformed into digital rear mirror para syempre mas magkaroon tayo ng shortcut through visibility doon sa likod. Talking about the cup holder, nandito na siya, you have some space. Meron kang fridge with ambient lighting. Type C, Type A, home power outlet, another extra storage na napaka upright. Then yung mga illumination natin and indication, digital, ang bilis maintindihan kung ano yung mga symbols natin dito. Pero alam mo ba kaswabe, dito nag-originate yung hill descent control. Ibig sabihin, other automobiles, marami talagang kumopya sa feature na yon. Pero don't get me wrong kaswabe, because nalaman natin na dito talaga nagsimula yon. Your infotainment system, maganda. Doesn't block your visibility, but other pickup trucks, other SUVs, very upright sila rito. Pero ito, ang lino na nakikita natin. Everything is well. Your gear shifter, once na tinilt natin, pwede tayo magkaroon ng sports mode. Siyempre, yung minus and plus, ang dali lang abutin kaswabe. Dali intindihin rin ang ating infotainment system. Ang daming features dito. Banggitin ko na lang, pero hindi lahat kaswabe. You have navigation, seats, yung cameras natin. All angles kaswabe. Side mirror, pag meron tayong dinadaanan ng mga makikipot
na mga road, kitang-kita mo talaga kung humahalik na yung gulong natin. And even sa bawat angle natin, sa left, right, on both corners, meron tayong 3D na camera dito. Mga approach angle, vehicle dimension, ang total length ng ating 110 Defender, 5.02 meters when it comes naman sa wheelbase is 3.02. So same lang sila ng Defender 130. Approach angle is 30.1, 22 degrees naman sa center breakover angle, 37.7 ang kanyang departure angle. You have valet mode, low traction launch, eto yon. If you wanna speed up, pag gusto mong maramdaman yung pagkaka-racing-racing niya. And yung wading depth, pwede mo rin makita rito basta ang medyo warn lang nila, huwag kang susugod agad sa mga running water. Kasi hindi naman natin mababanggit kung gaano ka-safe yun. Some other full-size SUV tinatangay talaga ng alon. Pero yun, mas safe pag tahimik lang yung iko-cross natin. So talking about the instrumentation, all are digital. Ang ganda. Very simple yet very understandable. Napaka-special. We have Alcantara steering wheel. Wheel-mounted yung mga paddle shifters. I think it is metal, not a plastic. Hindi tinipid. Walang cost-cutting. Defender badge, configurations, 4-spoke. Hood display is very sharp. Dito sa sentro, ang kakaibang detail dyan, yung hazard switch ay nakapatong sa ibabaw. Unlike other rivals na makikita mo lang somewhere ang hazard. So, pinag-igihan talaga nila. So, I'm very excited para ipakita naman sa inyo ang off-road driving experience namin last year noong October sa ika-75th anniversary ng Land Rover. I think, Kaswabe, it's better na ikwento ko na lang sa inyo kasi medyo hindi lang naging maganda yung kuha ko doon. Because yung DJI na camera ko, hindi ko alam, naka-zoom pala. Nangyari siya last year nung October nga, we are invited by Land Rover sa Arca South ito. So, it's a playground, extreme playground, dahil inilagay nila yung ating mga Defender. Pero some other, nandun naman parang naging amusement park siya ng Land Rover kasi nandun rin yung different variant. So, we are using the 90, 110, yung 130 hindi ko lang nakita. So una, naging pasahero lang ako. Pero bago ako sumakay nun, of course, halong excitement, kaba. Kasi nakita ko yung mga paglalaroan eh. At the same time, syempre may adrenaline rush. Pero yung level, sakto pa lang. So, yung naging pasahero ko, pinakaunang challenge pa lang dun is yung naghang yung gulong natin. Ibig sabihin, yung isa nakatouch doon sa platform, yung isa naman nakaangat, then merong mirror. So nakakabilib makita kung anong klase na capable yung ating mga Defender. After that, nagkaroon siya ng side slope, yung talagang pa sideways at nakabitin. Nasa taas ako ng posisyon, yung ating mga professional driver ng Defender. Sinabi nila, halos umaabot ito ng negative 45. So, ang naabot natin doon, by that time, is negative 31. So, doon pa lang, amazed na ako, Swabe. Pero yung meron kaming dinaanan na mas parang eskinita, tapos puro bato yung bawat gilid, bawat side mirrors natin, nakikita mo yung pagmaneuver ng wheels and tires natin. When it comes sa visibility sa harap, sa ilalim, hindi mo naman lahat nakikita. So you can follow the track ng maayos kasi dito sa infotainment system, lahat naka-expose dito. Gulat ako, kala ko parang may something wrong ba sa ating mga damping system. Yun pala, yun yung mga locking differential. So, meron silang pinaka-best option na ginagawa. Tapos, habang ginagawa nila yun, of course, sinasabi sa atin. May alam mo yung narinig mo parang mga rock ships. Yes, yes. It's actually not rock ships. It's the differential that's moving the power. And kumakagat yung brakes niya dun sa wheels that are on there. Okay. So, that's it. Hindi siya yung parang tumatama. Challenging doon ay yung hill descent control. Kasi sabi nilang ganun, basta trust the car. Kasi lahat ng mga smart technology and features nandito na talaga sa Defender if you will compare sa mga predecessors niya dati. So meron doon, pag naset natin, hindi mo na kinakailangan mag-brake. Just remove it. Okay. And the car goes down. Softly nice and gently. Soft. Yes. You can set kung anong klase ng speed, pero pagpababa, very short lang naman yun, hindi mo na kinakailangan suportahan yung brake. It will do itself, this kind of machine, automated na siya, Kaswabe. Even may mga mud terrains tayo, even yung elephant hole, may malaki doon, na pag ako yung pinakitaan mo nun, akala ko hindi ko kayang daanan. Pero dahil one of the best
when it comes sa kanyang segment and class sa ground clearance and approaching angle, okay, kayang-kaya niyang lumusob. Nakakabilib talaga. Then yung tinanong ako kung ako'y magdadrive, una, I'm not yet that decided kasi parang hindi ko kaya. Pero syempre, nandun naman sila para suportahan tayo. Nung iminaneho ko, ala, grabe. Kinaya naman lahat kaswabe, okay? Kaya lang ang daldal ko, ang bagal ko. Even though, hindi ako masyado nakakapag-offroad, ang gagawin talaga ng Defender is the best. Very fascinating kasi i-increase niya driving skills mo when it comes sa off-road. You will perform at the pinnacle of performance ang nangyari sa akin. Naging confident ako. Pero one thing na ipinapako talaga nila sa mind ng tao, when you have a Defender, just trust the car. Lahat ng klase ng extreme conditions, extreme na mga platform na pwede mong daanan, kayang-kaya ng Defender. Okay? Ang importante na lang, eh, magkaroon tayo. I hope natuwa ka sa ginawa natin video and meron kang natutunan. Siyempre, kunin mo ang ating merch because we have last batch na. Ito, personal pa lang to kaswabe. Siyempre, binabati ko ang Air Spencer, Car Freshener. Please follow me sa lahat ng aking social media platforms. Then dyan ang Instagram. And siyempre, sa TikTok. Palakpakan natin si Ubid, siya ang kasama ko as our videographer. I'll see you again next time, kaswabe. Hit that notification bell para lagi kang updated sa ating mga luxury car reviews and sports car reviews. God bless, more power and performance.